What's up mga lods? Back again with another video. At yun, nakita nyo na sa thumbnail ano yung mga best tips ko kung babalik ako in time and mga siguro best advice ko sa sarili ko, younger self ko before ako nag-apply ng work dito sa Singapore. So ano ba yung mga tamang the moves natin kung hindi tayo dadaan sa agency. So ito yung mga tips ko based on my experiences here. So yun, stay tuned mga lods. Alright, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na and pa-click yung thumbs up button para tuloy-tuloy yung information natin about yung mga finding work sa Singapore and yung mga tips and tricks natin. Yan, para makakuha kagad kayo ng trabaho. Ayan, salamat. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, welcome to my channel. I'm francisalex. I've been in Singapore working here as an OFW for about 13 years now. Ayan, so last time, yun nga sinasabi nila, last time, madali lang ang application nga. I remember I started work here nung January 2011. That's January 3, 2011. Yung, alam ko pa yung date nun. So, fast forward, may mga natutunan rin ako ng mga tips and tricks and yung mga advice rin ng mga kaibigan ko na nag-apply na before. At dito na sila nag-work. So, ito yung mga pwede kong i-share sa inyo. Just pwede nyo rin tingnan kung pwede nyo ma-adapt or ma-add to sa inyong application process. Ayan. So, ito yung first tip ko. Yung number one is experience talaga. Kailangan meron kang work experience na pag-a-applyin mo dito, which is pwede nilang i-count as connected siya dun sa experience mo. Like for myself, I work in a supplement company for sales. Sa Pinas, I'm in a call center. Which is, may ginagawa rin kaming sales nun. Then customer service. So, pasok siya. And then number two, yung ano rin, yung besides dun sa experience mo, mas maganda pa rin kung yung education mo is medyo malapit. Hindi naman sinasabi na talagang sakto, pero medyo malapit. Like for my side, nga nagbebenta kami ng supplements, so more on health sciences siya. So I was a graduate nurse and I was licensed before, hindi ko lang na-renew, ayan. So licensed before as a nurse in the Philippines. But of course, yeah, lumipat tayo sa sales sa call center. So naging connect siya, ayan. So na-hire naman tayo sa awa ni Lord. Thank you. Ayan, and now andito pa rin tayo, same company pa rin pinagtatrabahuan ko. Ayan, so yun, number one, work experience, at least minimum of 2 years. Number two, yung education mo, preferably graduate ka para makakuha ka ng S-Pass. That's the yung better type ng work pass dito. And the best, syempre yung E-Pass. Ayan, gumawa na ako ng video about salary grades for this year. At yun, tingnan nyo na lang yun. Nandun na yun sa may playlist ko. Yan. Number 3, kung mag-a-apply, may balak ko mag-apply dito sa Singapore, ang first na gagawin ko is, kung meron na akong experience, graduate na ako, mag-a-apply muna ako online habang nasa Pinas. Yun ang sinasabi ko kasi maraming nagtatanong, pwede ba mag-walk-in, mag-go, pumunta dito sa Singapore as tourist, tapos mag-walk-in sila. I wouldn't advise doing that. I did that before also. Umabot tayo ng mga few months bago tayo nakakuha ng employer. So don't do that. Okay? Napaka-stressful niya and yung time consuming and yung cost din, tumataas yung mga utang mo sa Pinas or yung gastos mo habang nagsistay ka dito nang wala kang trabaho. Yan. So number one talaga lods, send your application online. Gagawa ko ng video about yung mga best na websites to send your application. All direct hires yun mga lods. So stay tuned for that. Gagawa ko, ipopost ko kagad. After netong video, gagawa uli ako na isa pa. So yung editing lang ang matagal. And ipopost ko as soon as possible. So yun nga, apply ka online. Best is pumunta ka dun sa website. Let's say gusto mong mag-work sa Walmart. Let's say wala mong Walmart dito. But anyway, example lang. Gusto mag-work sa Walmart, nasa ano ka, nasa sales ka. Nasa retail sales ka, gusto mo mag-work sa Walmart, search mo mismo yung Walmart na website. Tapos, scroll down. Usually, sa baba nung pinakababa ng website, meron dong join us or careers.
yun, i-click mo yun, tapos usually pipili ka kung anong country gusto mo mag-apply. Ayun, pwede doon or diretso sa Google, lagay mo retail jobs in Singapore open for foreigners, mga ganun. Ano lang yan, word keywords search lang yan. Okay? Tapos yung next naman, kung application online, eto marami nagsasabi sa akin, the best talaga to. Mag-send ka ng resume mo, minimum 30 na resume per day. Okay? Per day yon mga lods. So, huwag ka mag-i-stop, just send ng resume. Within that amount of yung mga nagsasend ka, meron at meron tatawag din sa inyo nun. Okay? And yung tip rin dun sa ilalagay nyo, inform nyo sila na nasa Pinas pa kayo and you're open for a phone interview or a video conference sa HR department. So, hindi mo kailangan pumunta kagad sa Singapore kapag meron kang scheduled interview. May maraming na nakakuha ng work sa Pinas through online ang interview nila. So, once na-hire sila, tsaka lang sila pupunta sa Singapore to start work. So, lahat pwedeng gawin online, mga lods. So, kaya yung sinasabi ko na napaka-risky yung walk-in din. Okay? So, ayun. Tapos yung walk-in, kung gusto mo talaga mag-walk-in, I prefer na sana in-inform mo na yung mga employers na interested sa'yo na you will be in Singapore from this date to this date kung gusto nila ng face-to-face na interview at siguro para mapabilis yung hiring process. I hope nakatulong sa inyo. Number one talaga doon is yung online. I would suggest really online. Punta kayo sa online route bago kayo mag-isip ng walk-in. Walk-in lang. Yan. So, mga lods, sana nakatulong tong information na to. At kung may nakalimutan ako, palagay na lang. May dadagdag kayo, palagay na lang sa comment section natin. Sagutin natin yan in the next video. Peace.